lang pala mga kaibigan. Di po ako eksperto sa tinuturo ko na ito. Sineshare ko lang kung ano yung mga nalalaman ko. Kung may mapulot man kayo, pulutin nyo. Kung wala naman, subscribe nyo na lang. Okay? Peace! Hello mga kaibigan, muli po, welcome na naman po sa ating channel. Kuya Dudes nga pala. Itong tutorial na to mga kaibigan ay pinaka-common para to sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo. Simple lang naman, pinaka-common 2x2 kung paano gumawa ng rush ID. Pero sa end ng vlog na to, ituturo kong paano yung isang just one click lang, nakakabuo ka na ng isang package ng ID. Isang mabilisan through action sa Photoshop. Okay? Isa na natin. Let's get started. Okay guys, umpisa na natin ang 2x2 ID. Okay, bukas ako ng Photoshop. And then, kukuha ko ng subject. Okay, ang aking bunso. Okay, crop tayo ng 2x2. 2x2, then enter. Then, quick selection. W ang shortcut. Okay, select natin yung background. Then balik yung selection, babalik ta rin ko, gagawin ko sa tao ang selection. Control Shift I. Then refine age. Okay, pagdating sa refine age, ito yung settings ko. I-adjust nyo na lang. Dapat naka smart radius. Itong radius siguro pwede natin kahit 0.4. Smooth edge, kopyahin nyo na lang kung gusto nyo. Kung ayaw nyo naman, pwede naman kayong mag-compose ng sarili nyong refine age settings. Then yung remember settings dapat naka-check. Then pag okay na sa inyo, hit okay. Boom! Yan na siya ngayon. Then right click lang, flatten yung image. Okay. Yan. Tapos then hit O. O yan yung burn tool. Ang shortcut niya sa keyboard O. Then, pwede tayo kung magpa-itim ng buhok. Yan. Tapos, pwede nating bawasan ng konti. Erase. Erase lang yun. Hit E sa keyboard. Erase. Yan. Eraser tool. Yung mga sobra-sobra, pwede tayo mag-erase. Palitin yung brush. Pwede rin pin tool. P. Sa P. Pin tool. And curve lang ng konti. Control enter. Then delete. As background. Okay. And control D para mawala yung selection. Control D. Okay. Minsan mga kaibigan, pag hindi sa inyo okay yung kulay ng mukha ng tao, minsan sa picture hindi maganda, malabo, nag-a-adjust ako ng kulay dito sa Control Shift Alpha A. Control Shift A. Yan. Okay. Then adjust ko lang ng konti. Temperature tint.
exposure. Ito yung exposure, kung malabo yung kuha, pwede mong palinawan. Ano nangyayari? Lumilino yung mukha ng anak ko. Okay. Itong clarity, pwede naman. Kung saturation gusto nyo, then hit okay. Then, pag okay na sa inyo, pwede nyo nang i-save. Then, ang discarte ko kasi mga kaibigan, sinisave ko yan, close lang. Pwede mag-open ka ng new, then A4 size sa photo paper natin ipiprint. Drag lang doon. Yan, lagyan ng stroke para pag mag-cut tayo, makikita mo yung stroke. Lagyan ng stroke. One lang. Okay na yan. Tapos, hit mo yung alt. Pindutin mo yung alt. Pansinin nyo pag pinindut yung alt, nagbabago yung cursor. Alt, then drag, hit, alt, drag, and hit, alt, drag. And ang tekniko mga kaibigan sa ID, hindi ako gumagamit ng ibang pre-size, ng ibang mga pre-cut. Lahat ng gamit ko puro A4 lang. Pero ang lahat ng package ko sa ID is one line lang dun sa photo paper. Ganito yung mga package ko lang. Then, pwede naman ito mga kaibigan. Close ko na. Pwede naman yan. Pag i-close ko, yes. Yung iba, ang discarte ganun. Kino-close lang. Then dito, copy. Publisher. Open publisher. More blank page. Then A4, portrait, create nyo. Dito ako gumagawa. And, click mo lang format. Picture border, wait, para lagi may stroke. Huwag niyong kakalimutan mga kaibigan, lalo't kung baguhan ka lang mag-ID. Control C, Control V, yung stroke. Kasi, mahirap mag-cut ng ID kung walang stroke. Okay, select lang. Yan. Ganyan mga kaibigan. Pero ang tanong, mayroon pala akong ginawa lang action mga kaibigan, hindi niya ginamit. Kasi nakita niya dito, malabo, pag itadrag mo malabo. Pero pagdating ng printout mga kaibigan, kung sakaling makikita niya mamaya, pag gumawa ko ng action, malabo siya pag itadrag sa publisher, pero sa printout malinaw. Ang tanong dito mga kaibigan, dito sa amin kasi, pag minsan maraming magpa-ID sa'yo, matatagalan ka kapag ganun yung, pag ganito yung proseso mo. Kaya ituturo ko sa inyo yung shortcut ng ID. I-record natin. Una, kumuha ka ng gagawa ka ng ito, gumawa na ako eh. Ayan, pattern, buksan ko sa Photoshop. Ayan, kuha ka na ng pattern. A4 size yan. A4 size. Ang paggagawa niyan ng pattern,
lalagyan mo lang ng picture. Saan yun? Yung picture na ako. Nawala. Ayan. Ang paggagawa ng pattern, mga kaibigan. Lalagyan mo lang siya ng picture. Lagyan natin ng stroke. Double click. Lalabas niya ng stroke. One lang. Outside. Then okay. Ang technique nito, mga kaibigan, bago ka mag-umpisa ng action, dapat may pattern ka. May pattern kang ganito para hindi maligaw yung action mo. Ayan, okay. Halimbawa, ayan, itong mga line na to, hindi naman makukuha yan eh pagdating ng printing. Ito nakuha to galing dito sa ruler na to. Kapag i-click mo yan, hold, then baba mo, dahil magkakaroon ka ng line. Double click lang. Ayan, kung magpapalit ka ng kulay. Okay, kung okay sa yung kulay. Kung ayaw mo yung line, drag mo lang. Mawala na yan. Then, out. Subukan mo muna. Bago ka gumawa ng action, subukan mo muna. Out. Ayan. Ito, mga kaibigan, kaya nilagyan ko ng ganyan para sa one by one yan. Ang gagawin natin, ang pinakamabintang package kasi sa akin, 3 2x2, 4 na 1x1. Ganyan, mga kaibigan. O kung gusto mo masigurado ka dun sa size, para out, control, out, I, then click mo yan para mag-connect sila. 1, sa pating baba, gumagana ka agad. Okay, 1x1 na siya bago mo i-drag doon. Ayan. Then kung ayaw mong, kung tamad ka na maglagay ng stroke niyan, pwede mong i-copy yung stroke nito. Click mo tong layer na yan. Right click, copy layer style. Then click mo ulit yung picture kanina. Right click mo doon. Then paste layer style. Na may stroke na siya. Pareho na sila. Okay. Then arrange mo na. And out. Out. Okay. Ganyan, mga kaibigan, yung unang gagawin mo. Gagawa ka ng pattern na may mga line-line na ganito. Then pag nagawa mo na, delete mo na yung picture. I-save mo yung pattern. Control X. Control Shift S. Save. Yan. Tapos save. Click mo. Save. Pag na-save mo na, close mo na yan. Pag na-save mo na, close na. Then, ang una mong gagawin, yung action. Lipat yung action nito. Sanay ako sa kabila eh. Okay. Ito, mga kaibigan, gumawa na ako ng mga action na ng ID namin. Yung lahat ng package, ginawan ko ng action. All ID action yan, mga kaibigan. Package A, package hanggang mga asa, 4R, Okay, ngayon gagawa tayo, mga kaibigan, para makita nyo. Pag sa recording naman, mga kaibigan, bago ka mag-umpisa ng record, kunin mo muna yung picture. Yan, okay. Kunin mo na yung picture, then gawa ka na ng new set, combo. Pangalanan natin combo. Then action, create new action. Pwedeng combo na rin kung gusto mo. Yung function key, mga kaibigan, ito yung iisa na lang.
Ibig sabihin nito lahat na gamit ko na F6 na lang ang available. Siya lang yung medyo hindi malabo. Then naka-check na tong dalawa. Ibig sabihin Gabby na yan. Pag ginamit mo yung action na yan, gagamitin mo tong function key na to. Shift control, shift plus control plus F6 bago gagana tong record mo. Okay, record na tayo. Record. Una mong gagawin, pag pumula na to, ibig sabihin lahat ng galaw mo mga kaibigan sa Photoshop, nire-record ng action. Okay? File, open, open na yung ginawa mong pattern kanina. Save ko siya sa desktop. Nasaan ka na, baby? Where na you? Ayan, ID action. Action pattern, open. Ayan na. Pansin nyo mga kaibigan, open. Dumagdag na yung kanyang record, open. Dim. Click mo yung ID. Sa portion na to mga kaibigan, hindi ka pwedeng gumawa ng shortcut. Lahat ng gagawin mo dapat walang shortcut kasi hindi kayang ma-record ng action yung drag and drop, mga shortcut na gagawin, control C, control B, hindi niya ganun minsan sumasablay. Kaya gumagawa ako, hindi ko sino shortcut, mas accurate yung record niya sa ganun. Okay, ang ginagawa ko, select all, then edit, copy, then select mo yung pattern mo, then balik ka sa edit, paste. Okay, then lagyan mo ng stroke, huwag kalimutan, double click sa layer na to, buksan mo yung layer, double click, paste natin, hindi ko makita yun. Then stroke, laging one lang, outside, okay. Then drag mo dun sa box, move current layer, okay, na-record niya. Then ito mga kaibigan, pwedeng gawin. Alt, diin mo yung alt, then hold, drag, bitaw ang alt, isa pa uli, hold alt, then drag. Okay, then ang gagawin natin, apat na one by one dito dun sa combo natin. Balik tayo dun sa ID mo kanina, click. Okay, then control alt I. Yan, baguhin mo natin mga kaibigan, palitan natin ng 1 kasi 1 by 1 na yung kailangan natin. Then hit okay, then ulit select all, sana all ang selection, then edit, copy, then select mo yung pattern mo, then edit ulit, then paste. Yan na, one by one ulit, double click, lagyan natin na stroke, okay, then drag natin dun sa zoom natin ulit, alt drag, alt drag, and alt drag. Nagkaroon ka na ng isang set. Okay na mga kaibigan, stop na natin yung recording. Pag na-stop mo na yung recording, huwag mong kalimutan mga kaibigan, mag-save. Click mo dito yung sa folder na yan, then ito itong button na yan, and save action,
i-save natin siya dun sa folder kanina, ID action. Pangalanan ko siyang combo save. Okay, mga kaibigan, close na natin yan. Ito, tandaan nyo mga kaibigan, pag gumawa kayo ng action, yung Control Shift F6, yan yung gagamitin nyo. Okay, close ko na. No. Close ko na. No. Gagamitin natin. Halimbawa, pipilahan kayo ng mga sampo. Baliwala yan. Ayusin nyo lang. Yung ginawa natin kanina. Halimbawa, kung nakaganito po. Siyempre, picture kayo, nakaganyan. Yung ginawa natin kanina, kunting linis-linis. Then, drag dyan. Pindutin nyo to. Yung Control Shift F6. Control Shift F6. Isa nyo mga kaibigan, kusa siyang gumagawa ng action. Then ang diskarte ko dyan, kalimitan kasi yung pag dito ako magprint, Control P ako na naglalag minsan yung aking Photoshop. Kaya ang diskarte ko, permanent itong naka-open yung publisher ko. Dito ako nagpiprint ng ID. Minimize ko lang. Select ko lang yung lahat. Then drag. Pansinin nyo mga kaibigan, pag i-zoom nyo, para siyang malabo. Pag ganyan, kala mo malabo. Pero, malinaw yan pag print. May mga portion na pag, may mga part na minsan, pag drag mo malabo. Pero pag print nyo, malinaw po yan. Okay, ngayon kung marami kang tao, halimbawa, 10 yung idea nyo, o 5 tao, close nyo lang yan. Importante na huwag na kayong mag no, huwag kayong mag yes. No lang, no, close, no lang. Kasi i-save nyo lang yung mga ginagawa nyo. Then proceed ka dun sa isang ginawa mo. Ganun uli. Drag mo uli. Isa-isa lang. Pero try nyo rin kung gagana ng maramihan. Minsan kasi sa akin gumagana. Ganun din. Halimbawa, ito. Hindi ko nalinisin. I-crop ko lang ng 2x2. Save ko lang. Yes. Halimbawa, dalawa silang idean ko, ganong package. Yan, pipindutin ko lang yung Control Shift F6 yung sa pattern natin kanina. Ito sa combo, Control Shift F6. Kusa na siya mga kaibigan, may stroke na siya. Highlights mo na lang, drag mo sa publisher. Pila-pila na. Hanggang halimbawa 5, tapos print nyo na. Sa pagprint naman mga kaibigan, ang ginagamit ko dito, pigment ink. Ang gamit ko dyan mga kaibigan, L120 lang na printer, pero ang ink nyan is pigment ink. Hindi ako gumagamit ng ibang ink kasi dahil mabilis kumupas yung ID, mabilis magpaid. Nireklamo ang customer namin. Yan ginagawa ko. Pigment ink lang. Then ang settings niyan, L110. Bali yung driver ng L110 pinatong ko sa driver ng L120. Kasi yung L120 ngayon, pag bumili ka ng L120, wala ka na makikita ng ganito. Naka-fix na siya sa plain paper. Ay, doon naka-settings na ako. Ang pagsisave ng settings dyan, dito, A4 size yung papel mo, if sun glossy. Yung quality mga kaibigan, ang tip ko lang sa inyo, pagdating sa printer, kapag bago yung printer nyo, standard lang gamitin nyo sa quality, pero naka-glossy ka. Epson glossy. Alam, sa tagal kasi ng karanasan ko mga kaibigan, dati
ang gamit namin high kaagad. Eh, bukod sa matagal ang printing, persado yung head ng printer. Kaya ang ginagawa ko, kapag bago pa yung printer ko, standard lang. Standard. Kapag okay naman yan, standard, more option. Custom, kung gusto mo ng custom. Advanced. People. Ayan, tapos check mo lang tong digital smooth. And people, then color control mo, vivid mo lang. Tapos ikaw, decision mo lang. Hindi ko na po pinapakailaman to eh. Magdidepende lang sa pagka-edit mo ng picture sa Photoshop. Then hit okay mo na yan. Main natin. Itong settings mo na to, dito tsaka dito. Kung gusto mo nang masave para hindi ka na settings ng settings, add lang. Add. Tapos pangalanan mo yan. Combo. Ayan. Tapos save. Then save. Yun. Close. Yan na siya mga kaibigan. Sa tuwing mag-reprint ka, balik natin. Ayan. Sa tuwing mag-reprint ka, nang nangyari. Ayan. Control P. Properties. Yun na, sa labas na siya kagad. Hit mo lang yung settings mo. Pupunta na siya kagad dun sa yung settings. Standard. Ang tip ko lang dito, standard lang kapag bago. Pero pag hindi na makuha yung guhit-guhit sa print, yung katagalan kasi mga kaibigan, hindi na kaya, gumuguhit-guhit na rin yung print. Mag-high na kayo. Kung nakain na kayo, then mag-guhit-guhit siya, wala na kayong pupuntahan. Pag more settings ka, grabe ng tagal. Kaya itong standard, mabilis na. Basta bago pa yung head, wala namang guhit yan. Pag dito, may pupuntahan ka pang isa. Pag standard, hindi na kaya ng standard, may high ka pa. Yun lang yung mga bibigay kong tips sa inyo mga kaibigan. Then,